Welcome back to our channel, mga kahanggan. So, for today's vlog, maganda ang panahon. Kaya magtatanim kami ngayon. Mag-start na kami. Pero, ang totoo niyan talaga, nakapag-start ng magtanim yung asawa ko ng patatas. So, ngayon ay uumpisahan naman namin ang pagtatanim ng sibuyas. So, ando na siya sa labas. Nagsusukat-sukat na. Talagang hindi mapakali. Nung isang araw pa yan, kating-kating gusto na magtanim. Sabi ko, huwag na muna ngayon kasi nga, baka lumamig pa or ano, katuwira naman na yan. Yung itatanim daw naman namin ay sa ilalim. So, sige na nga, pagbibigyan ko na. So, ayan, tara, samahan nyo kami. At tingnan natin kung ano bang ginagawa niya na dun sa labas. So, siguro, ano, sibuyas lang naman yung itatanim namin ngayon. So, tara guys. So, tara, andito tayo sa labas. Pasensya na, medyo makalat-kalat pa kasi hindi pa naman kami nakakapag tapos maglinis ng mga libot-libot. Yan yung kanyang itatanim na sibuyas. Ayan. So, ayan siya. Oh. What? Ano, magtanim ka na? Ha? Tanim na. Hugs na lang natin. Halina, bilis na. Ay, nakapaatap dyan magtanim. Wala ka pang butas hanggang ngayon. Yan, nilagyan na yan ng mga kusot-kusot para hindi daw damuhin. Kaso, ang laki ng space nito. Ang laki ng daan mo. Ang laki nito, oh. Lumiit yung garden. Dapat ganun lang kalaki, oh. Ganyan na yung nakrani. Pinaglululoko mo ako. Sinayang mo naman yung space. Sinayang mo ang espasyo. Ayan. Sige. Magtanim ka ngayon. Atat ka eh. Ayan. Lalim-lalim kaunti. Hmm? Isang kaibot lang yan ng ibon ay tanggal na. Ang lalayo pati ng space. Ha? Kalalayo. Pwede ikaw na sana magtanim. Yan. So, hindi ko pa siya pwedeng pasukin kasi baka mamaya may mga naka-usbong na sisibol na bulaklak ay matapakan. So, saka na lang yan lilinisin. Yan, dito sa paligid namin, meron din siyang mga tulips na natanim last spring. Ayan. Yan, ito last year lang namin ginawa. Ito simento. Ito at mga tulips yan. Yan. Palibot yan. Ayan. Nibuko na siya, oh. Ayan, sana maganda ang kulay ng bulaklak niyan. Dito. Ayan, hanggang dun sa dulo. Ayan, may mga tulip siya. At sana ay gumanda.
So, yun lang muna ang maiipakita ko sa ngayon kasi umpisa pa lang ng pag-garden. Siguro sa mga susunod na buwan, medyo maganda na ang mai-update ko sa inyo. Baka nagsisibula na. So, tatapusin din namin yung mga linisin at tataniman din namin yung mga gilid-gilid doon. Ito, mga bulaklak din ang itatanim ko dyan. Yan. At pipinturahan namin ito. So, ayun na lang muna mga kahanggan. Sa susunod na lang ulit ako mag-update kapag medyo okay-okay na ang itsura ng garden namin. So, salamat po sa panonood. Bye-bye! 1 eternity later. So, ayan mga kahanggan, at mag-update lang ako dun sa nakita nyo naman, yung pinakita ko sa inyo ng mga pagtatanim namin. So, at ngayon ay mag-update ako kung ano na bang lagay sa aming garden, doon sa aming mga tinanim. Pakita ko lang sa inyong konti. At siguro yung sunod na update na namin ng garden na ito ay pagha-harvest na ang sunod. So ayan, tara at tingnan ninyo yung aming munting garden. So let's go. Naglilinis yung asawa ko ng paligid kasi may mga tanim-tanim kaming mga bulaklak. Ay kahapon kami, ako ay may lakad. Sinamahan ko yung kaibigan namin na may laro yung anak. Medyo malayo-layo din. At ngayon, kahapon iniwan ko siyang naglilinis. At yun na, ipakita ko sa inyo. Pasensya na sa makikita niyong kalat kasi talagang nilinis niya yung mga gilid-gilid ng bahay namin. At siguro mga isang araw kapag medyo mainit ay magtatapon kami ng basura dun sa ano, sa SM. So, tara. Ayan, oh. Ayan ang kalat. Ayan yung mga tulips ko na nilinis niya. Daming mga basurang itatapon. Hindi ko napakita sa inyo at mariremarim lamang kayo. Ayan, inayos niya. Pero, ayusin niya pa yan ulit. Tatanggalin yung mga lupa at papalitan ng bago. Lalagyan niya ng pangilalim para hindi tubuan ng damo. Ayan. Mga tulip siya na hindi nagumanda kasi natalo siya ng lupa. Ayan. Ay, natalo ng lupa, natalo ng damo. Diba yan? Ayan, ganyan ang ginawa niya. Tinanggal niya yung mga lupa, nilagay mo na sa balde bago lalagyan ng pangilalim. Ganyan, tapos saka ulit ibabalik. Bumubulaklak. Sayang kasi yung space. At ito na yung update sa ating garden. Ayan. Medyo malaki na yung mga sibuyas. Ayan. At ito naman ang ating patatas. Ayan. Malalaki na siya. At wala pa namang bugs. Patatas pa rin siya. Dalawang plot itong patatas na to. Ayan. Yung iba ay late. Maliliit. Kasi last year, yung patatas namin, doon namin nilagay. Nagpalit sila ngayon. Sabi, gusto kasi niyang asawa ko ay ano, palit-palit. At ito naman ay sili. Ayan. Jalapeno at saka siling mapupula yung pwede rin siguro siyang pang siling, ewan ko lang kasi last year nagtanim ako nito, maanghang naman siya. Ayan, oh, maliliit siya. At itong isang ito ay patatas, sibuyas pa rin. Tapos yan ay beans, konting beans. Ewan ko yung iba kung tutuloy kasi yung iba ay parang nawala ang mga dahon. Hindi ko alam kung bakit. Parang tinutuka ng ipon. Parang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampu lang yung may mga dahon. Yan. Boss, dito sa side na to, yung mga raspberry, hindi pa siya namumulaklak. Yan yun. Binawasan ni Greg ng iba. At nakita ko, nagtanim siya ng kalabasa. Ayan. Kalabasa. Ayan. Pinagtatanim niya kasi sayang. At meron din kami dito.
kalabasa, yan. Tapos kamatis, yan, kamatis. Tapos meron kami dito na kalabasa ulit, yun, kalabasa yun. Tapos ito ay sayote, yan. Iwan ko kung aabot yan ng bunga, pero wala lang, tinanim lang namin, subok lang ng subok, wala namang mawawala. So ayan, at makapansin ninyo yung aming dingding ay tangit kasi kinukudkod namin, magpapalit kasi kami ng kulay, magpipintura kami. So ayan, makikita nyo mga tinanggal-tanggal na namin yung ano, ito ay ihawa namin. Mga lang yan. Basta ihawan yan. Tapos, ito, yan. Ano siya? Papalitan namin ng pintura. Tinatry namin tanggalin, pero napakahirap. So, dudublihan na lang namin. So, ayun lang. Ayun lang mga kahanggan. Update sa aming munting garden. Sa palibot ng aming bahay. So, ang sunod na update, sabi ko nga ay, siguro ay sa ano na. Pag magha-harvest na siguro. So ayan, yung aming palibot ng bahay, medyo mahangin kaya ako ay naka-jacket. School, may school ngayon eh. Medyo tahimik. Mawa ako na nga. Okay, kasi may graduation ngayon dito sa school. Ngayon ang graduation. So ayan, dito wala pang tanim yung garden ko. Hindi ako nagtatagal sa labas kasi napakalamok. Ay, ako pa naman ay paborito ng lamok agatin, kaya hindi ako makapagtagal sa labas. So, madaling salita, ipapasok na tayo. Maraming salamat mga kahanggan! Huwag kayong magsawang manood. Sama naman ang background ko. Bye-bye na po! God bless! Ingat pa tayong lahat!